Sa muli, si Small Time ay magpapaliwanag tungkol sa isang action-adventure na pelikulang may pamagat na Uncharted. Sa pagbubukas ng pelikula, makikita si Nathan Drake na nakabitin sa isang nahulog na kargamento sa labas ng eroplano. Sinusubukan niyang umakyat pabalik sa loob, umiiwas sa mga kalaban, at sa marami pang nahuhulog na kargamento. Pagbalik niya sa itaas, nabangga siya ng isang kotseng nahulog mula sa ramp. Habang nahuhulog si Nate, may kamay na umabot sa kanya para hawakan. Mag-flashback po tayo ng mga 15 taong nakaraan sa Boston. Si Nate at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Sam ay pumasok sa isang museo upang nakawin ang orihinal na mapa ng ekspedisyon ni Ferdinand Magellan, dahil ang alamat ay nagsasaad na ang buong paglalakbay ni Magellan ay upang makahanap ng nakatagong ginto. Ngunit nahuli ng security guards ang magkapatid, at dahil ito ang pangatlong kamalian ni Sam, sinipa siya ng orphanage na kumukupkup sa kanilang dalawa, at pinilit siyang tumira sa ibang lugar na malayo kay Nate. Pumunta kanilang silid si Nate, at nito naabutan si Sam na palihim na lumabas upang mag-isa. Ipinangako niya sa nakababatang kapatid na, babalik siya para sa kanya. Iniwan nito ang singsing na pagmamay-ari ng kanilang ninuno na si Francis Drake, na may nakasulat na sic parvus magna na ang kahulugan ay kadakilaan mula sa maliliit na simula. Sa kasalukuyang panahon, si Nate ay nagtatrabaho bilang isang bartender. Ang kanyang among babae ay may kagandahan, pero may pagka-estrikta, at sobrang mausisa. Kung naiinis si Nate sa kanya, ginagawan ito ng kalokohan sa pamamagitan ng pagkuha ng bracelet nito na hindi namamalayan ng babae. Lingid kay Nate, inoobserbahan siya ng isang fortune hunter na nagngangalang Victor, Sully, Sullivan. Inalok ni Sully si Nate ng trabaho, ngunit tumanggi si Nate. Hindi nagtagal ay nalaman niyang inalis ni Sully ang bracelet mula sa kanya, at iniwan sa kanya ang kanyang business card. Pumunta si Nate sa opisina ni Sully upang kunin ang bracelet, ngunit nakatagpo siya ng iba pang mga artifacts na hawak ni Sully, kasama ang parehong mapa na sinusubukan nilang kunin ni Sam noon. Inihayag ni Sully na nakatrabaho niya si Sam, at alam niyang kapatid nito si Nate. Tinalakay nila ang paglalayag ni Magellan, at kung paano ito nakuha ng pamilya Moncada, na responsable sa iba't ibang kalupitan sa buong kasaysayan. Tinulungan ni Sam si Sully na nakawin ang diary ni Juan Sebastian Elcano, na may mga pahiwatig na maaaring magdadala sa kanila sa tagong yaman ni Magellan. Sa una ay ayaw ni Nate na tulungan si Sully na tapusin ang anumang trabahong nasimula nila ni Sam. Tinitingnan ni Nate ang mga postcard na ipinadala sa kanya ni Sam sa mga nakaraang taon, at hindi nagtagal ay nagbago ang isip niya at tinawagan si Sully. Ipinaalam ni Sully kay Nate na dapat silang kumuha ng gintong krus, na isa sa dalawang susi na kailangan para mahanap ang treasure ni Magellan. Nasa kanya na ang una, at ang pangalawa, ay inihanda para sa gaganapin na auction sa isang museo. Alam ni Sully na susubukan ni Santiago Moncada na bilhin ang krus dahil pakiramdam niya ito ay kanyang birthright. Ang dalawa ay naghahanda para sa kanilang pagnanakaw. Lingid kay Sully, si Nate ay gumagawa ng background check para malaman kung sino itong Sully na magiging katrabaho niya. Ang dalawa ay pumunta sa auction. Si Sully ay hindi mapakali nang makita niya na nandoon rin ang isang babae na nagngangalang Joe Braddock. Kilala niya ito bilang isang mersenaryo at nakipag-agawan pa sa kanya noong nakaraan. Lumapit si Braddock kay Sully na nagpapahiwatig na alam niyang narito din ito sa auction para sa cruise. Nakatakdang pahintuin ni Nate ang source ng electric power sa pagsisimula ng auction, ngunit nahuli siya ng isang malaking Scottish henchman ni Moncada. Kailangan ni Sully na antalahin yung oras sa pamamagitan ng pagtatangkang lampasan ang bid ni Moncada, kahit alam niyang wala siyang pera para sa auction. Matapos iwasan ang Scotsman, at isa pang goon, si Nate ay gumawa ng isang diversionary action sa pamamagitan ng pagkabit sa chandelier, at lumikha ng kaguluhan. Hinawakan ni Sully ang krus, at lumabas, ngunit halos harangin siya ni Braddock hanggang sa lumitaw ang iba pang mga gwardya, at marahas niyang hinarap ang mga ito. Nakatakas si Nate sa iba pang mga security guards, at sumakay sa kotse ni Sully para sabay na umalis.
sina Nate at Sully ang nagdala ng cruise, at naglakbay patungong Barcelona para makipagkita sa kasamahan ni Sully na si Chloe Fraser, ang may hawak ng pangalawang cruise. Hindi niya pinagkakatiwalaan si Nate na kasama si Sully, ngunit pinatunayan niya na siya rin ay hindi rin maaaring pagkakatiwalaan dahil sa kanyang pagkuha ng cruise mula sa bag ni Nate. Hinabol ni na Nate at Sully si Chloe, ngunit bagamat muntik na siyang makalayo, ipinaalala sa kanya ni Nate na hindi niya talaga alam kung saan hahanapin ang kayamanan na walang tulong nila. Batay sa mga clues na pinag-aralan ni Nate sa diary, naisip niya na kailangan nilang magsimula sa pagpunta sa simbahan ng Santa Maria del Pai. Habang magdamag silang nananatili sa isang silid ng hotel, may sinabi si Chloe na hindi na ikwento ni Sully kay Nate tungkol kay Sam. Sa Moncada Foundation Headquarters, nalungkot si Moncada nang malaman na ang kanyang amang si Armando ay nag-donate ng kayamanan ng pamilya. Sinabi niya kay Santiago na hindi siya karapat-dapat na magmana nito. Pagkatapos ng huling pakikipag-usap sa kanyang ama, pinapatay ni Moncada kay Braddock si Armando bago kunin ang pera para sa kanyang sariling ekspedisyon. Si Nate, Sully, at Chloe ay pumunta sa simbahan para hanapin ang lihim na daanan sa ilalim ng lupa. Gamit ang mga cruse, sinubukan nilang magbukas ng isang entrance, ngunit hindi nila sinasadyang napasabog ang booby trap. Si Nate at Chloe ay bumaba sa entrance gamit ang isang susi habang naiwan ang isa pa kay Sully. Habang nasa underground, sinabi ni Chloe kay Nate na hindi siya nagtitiwala sa mga tao, dahil mismo ang sariling ama ang kumuha ng pera mula sa kanyang natuklasang yaman, at iniwan sila. Natuntun nila ang isang nightclub kung saan nakatago ang susunod na daanan sa likod ng bar. Nahanap sila ng Scotsman, at ng isa pang goon, habang si Braddock ay nakabuntot kay Sully. Para ma-divert ang atensyon ng lahat at magkagulo, gumawa si Nate ng apoy. Nilabanan nito ang Scotsman hanggang sa nabuksan ni Chloe ang entrance, at mabilis silang nakapasok doon. Nakatagpo sina Nate at Chloe ng pintuang may bitag. Ginamit nila ang kanilang cruse para subukang mabuksan ito. Ang silid ay agad nagsimulang mapuno ng tubig, kung saan kailangan ni Sully na gamitin ang isa pang cruse upang sila ay makalabas. Habang tinatambangan siya ni Braddock, nakita ni Sully ang isa pang keyhole na nasa dingding ng restaurant sa likod ng salamin. Nilabanan ni Sully si Braddock, at inihagis siya sa salamin para mabuksan ito. At tulungang palayain sina Nate at Chloe bago sila malunod. Ang dalawa ay nakahanap ng isa pang silid kung saan ang parehong mga cross ay kinakailangan upang mabuksan ang pinto. Ibinaba ni Sully ang kanyang cruse, at nakahanap sina Nate at Chloe ng mga higanteng urn kung saan sa tingin nila ay nakatago ang ginto. Sa halip, lahat sila ay napuno ng asin, at ang bawat isa ay nasira. Nakahanap si Nate ng isang mapa na nakatago sa mga asin. Nagpapahiwatig ito na ang kayamanan ay nasa Pilipinas. Sa kasamaang palad, sinamantala ni Chloe ang pagkakataong ito para linlangin si Nate at kinuha ang mapa para sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Nate na itinatago ni Sully ang katotohanan tungkol kay Sam sa kanya bago niya ito hinampas ng baril at patalsikin. Hinanap ni Sully si Nate, ngunit nang magising siya, tinanong niya si Sully kung ano ang nangyari kay Sam. Inamin ni Sully na siya at si Sam ay tinambangan ni Braddock at binaril si Sam, at walang ibang choice si Sully kundi tumakbo, at iwanan siya, na humantong sa kanilang paniniwala na pinatay ni Braddock si Sam. Galit na lumayo si Nate kay Sully. Nakipagkita si Braddock kay Moncada, na nagpahayag na kinuha niya si Chloe bilang bahagi ng kanyang koponan, at dinala niya sa kanya ang mapa. Naghahanda siyang magtungo sa Pilipinas kasama ang kanyang mga tauhan. Sina Nate at Sully naman ay nagkasundo, at nagplanong sumakay sa eroplano, at magtatago sa trunk ng sasakyan ni Moncada. Sa eroplano, tinipon ni Moncada ang kanyang mga tripulante, at pinag-usapan kung ano ang nararamdaman niya na ang mga tripulante ni Magellan ay nagtaksil sa kanyang pamilya, at ang ginto na dapat nilang mahanap, ay pag-aari na ng mga Moncadas. Pagkatapos ay ipinagkanulo ni Braddock si Moncada, at hiniwa ang kanyang lalamunan sa harap ng mga tripulante. Pagkatapos ay, siya na ang namahala sa kanila. Lumabas mula sa kanilang pinagtaguan sina Nate at Sully.
Ngunit ang pride at galit ni Nate ay naging ibabaw, at ipinaalam niya ang kanyang presensya upang harapin si Braddock tungkol sa pagbaril kay Sam. Hinayaan niyang magbukas ang mga cargo chutes na humantong sa paglipad ni Sully palabas ng eroplano gamit ang sarili niyang chute, habang ang mga goons ay itinapon mula sa eroplano. Sumakay si Chloe sa kotseng may mapa na nagpatamba kay Nate, at nagawa ng dalawa na kumuha ng kargamento gamit ang isang parachute, at nahulog sa karagatan. Lumutang sila hanggang sa makarating sa isang island resort. Kumuha ng kwarto sina Nate at Chloe, at sinubukan nilang tingnan ang mapa, ngunit nalaman nilang hindi nito matukoy ang eksaktong lokasyon ng kayamanan. Habang natutulog si Chloe, ginamit ni Nate ang isa sa mga postcard ni Sam, at sinindihan ang apoy sa ilalim nito para magpakita ng nakatagong mensahe, na nagsasabing, ang mga susi ay ang iyong kumpas. Ginagamit ni Nate ang mga krus, at hinahanap ang eksaktong lugar sa mapa. Nagsulat siya ng mga peking coordinates, alam niyang makikita sila ni Chloe, at tatakasin sila. Kinaumagahan, talagang ginawa ni Chloe na takasan siya. Inilabas ni Nate ang mga tamang coordinates. Gumamit si Nate ng speedboat upang tumungo sa lokasyon, sabay sa pagdating din ni Braddock, at ng kanyang mga tauhan. Nahanap ni Sully si Nate, na dumaan sa yungib na may dalawang lumang barko. Ang ginto ay nasa loob din ng mga barko. Habang nagtutulungan sina Nate at Sully sa kayamanan, pinaalis ni Braddock ang mga barko mula sa mga kuweba, dahil bilyon-bilyon din ang halaga ng mga lumang barko. Umakyat si Sully sa isa sa mga chopper, at pinatay ang mga tauhan ni Braddock. Napansin ni Braddock si Sully sa kabilang chopper, at nagsimulang umatake ang kanyang mga tauhan. Nakipag-away sina Nate at Sully sa mga lalaki sa barko, at itinulak sila sa karagatan. Nag-crash ang chopper ng Scotsman sa isa sa mga barko sa gilid ng isang higanteng bato. Tinangka ni Braddock na sundan si Nate para siya mismo ang pumatay. Habang sinusubukan ni Nate na umakyat sa chopper, kailangang pumili ni Sully kung si Nate ba o ang ginto ang ililigtas niya. Inihagis ni Sully ang bag ng ginto kay Braddock, na nagpahulog sa kanya sa karagatan. Hinayla ni Sully si Nate pataas. Ang pangalawang barko ay bumagsak kay Braddock, at dinurog siya. Nagsimulang lumipad palayo sina Nate at Sully. Ibinunyag ni Nate na nakakuha siya ng ilang piraso ng ginto. Tumingin sila sa ibaba, at ngumiting kumaway kay Chloe sa kanyang speedboat. Alam nilang nalinlang siya. Pagkatapos ay lumipad ang dalawa ng magkasama sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Sa isang bilangguan, makikita na si Sam ay buhay pa at sumusulat sa isang postcard para kay Nate.